So welcome back sa ating channel mga kadiyo. Pagiging isang lingkod bayan ni BP Sara, hinubog ng Davao City at ng mga Dabawenyo. At Speaker Romualdez hindi magpapaloko sa kaalyado ng kabilang grupo ayon kay Pastor Apollo Quiboloy. At pakikipagpulong sa mga dati at kasalukuyang makakaliwang kongresista nilinaw ni Speaker Romualdez. Hinubog ng Davao City at mga Dabawenyo ang pagkatao ni Vice President Sara Duterte bilang isang lingkod bayan. Ito ang naging mensahe ni Vice President Duterte nang makipagkita siya sa mga barangay official ng Davao kamakailan. Aniya siya ay nagpapasalamat sa napakahalagang papel sa kanilang ginampanan sa buhay niya bilang isang lingkod bayan. Ayon kay VP Sara Duterte na ang lahat ng itinuro ng mga Dabawenyo ang nagbibigay sa kaniya ng alab na huwag bitawan ang kaniyang mga paniniwala at paninindigan sa pamamahala. Dagdag pa ng pangalawang pangulo na kung hindi dahil sa pagiging isang bisayang fronde, hindi siya maging malakas at matatag bilang vice president ng bansa ngayon. Samantala, Speaker Romualdez hindi magpapaloko sa kaalyado ng makakaliwang grupo ayon kay Pastor Quiboloy. Panoorin po natin yung video. Hindi naman siguro siya ganun kabobo na magpapaloko siya, no? Kasi nasa pamahalaan siya. Hindi magpapaloko sa mga kaalyado ng mga teroristang grupong CPP, NPA, NDF si House Speaker Martin Romualdez. Ito ang paniniwala ni Pastor Apollo C. Quiboloy kasunod ng ginawang courtesy visit ng Makabayan Block kay Romualdez. Sa isang Twitter post ni Teddy Casino, makikita ang mga larawan ng pagbisita ng Makabayan Block kay Romualdez. Sa ni Casino, ang pagpunta ng mga makaliwang grupo ay upang ipanawagang i-realign ang 2.95 billion confidential at intelligence fund para sa proposed 2024 budget sa health, education, agriculture at social services. Umani naman ito ng samot-saring batikos mula sa publiko. Payag naman ni Pastor Apollo. Hindi natin pwedeng i-judge kaagad na gano'n. Pero yung mga tao, hindi mo maiwasan yung mga opinion ng nakararami, no? Na ma-accommodate sila ng ating Speaker of the House. So, bilang Pilipino, pwede mong tanggapin ng kahit sino. Kahit pamukhang satanas siya, kung siya'y Pilipino, nagkusang loob naman, ng magandang loob na mag-courtesy call, tanggapin mo. Ang tanong lang dyan, kasabwat na ba siya ng dahil sa pagkikitang ito sa mga makakaliwang grupong ito? Bagamat naniniwala si Pastor Apollo na hindi magpapadoko si Romualdez, lumakas naman anya ang loob ng Makabayan Block na kilalang prenteng organisasyon ng CPP-NPA-NDF na sentrohan si Vice President Sara Duterte upang mawala ang hinihingi nitong confidential fund. Lumakas ang loob nila, nagkaroon sila ng kaalyado, ang House Speaker na naging kaibigan na nila ngayon. Lumakas ang loob nila, pati na ang Confi Fund ng Davao City. Gusto na nilang kalkalin. Lumakas sila. Mamamayagpag na naman sila. Ang delikado rito, pag lumakas na naman ng NPA at nagkaroon pa ng funding, na dahil maluwang na naman sila. Ayan ang dapat bantayan. Kasunod ng courtesy visit, matatanda ang tinapyas na ng kamera ang hinihinging confidential fund ng Vice Presidente para sa Office of the Vice President at Department of Education na nagkakahalaga ng 650 million pesos. Dagdag ni Pastor Apollo, ang pakikipag-alyansa sa mga kilalang kaalyado ng CPP-NPA-NDF ay magdudulot ng kawalan ng kumpiyansa ng taong bayan na ayaw naman niyang mangyari sa mga nakaupo ngayon sa administrasyon. The conclusion belongs to the Filipino people. Bubulusok ka talaga. Mawawala ang kumpiyansa ng taong bayan sa iyo. Ayaw nating mangyari yun. Gusto natin na manatiling malakas, mapayapa ang ating bansa at ang ating mga leader na naririyan ay gusto nating manatili sila sa trust ng ating bansang Pilipinas. At ito po yung video mga kadiyo na nilinaw ni Speaker Romualdez ang isyo sa pagkikipagpulong niya sa kabilang grupo. Naging isyo kamakailan ang pagkikipagpulong ng Makabayan Block kay Speaker Martin Romualdez. Kabilang na dito ang mga dating tinatawa ng Makabayan Block sa Kongreso. Tinukoy doon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ang mga party list sa Makabayan Block na prente ng CPP-NPA-NDF at mga kalaban ng pamahalaan. Kaya sa isang panayam, nilinaw ni Romualdez ang pakikipagkita ng mga ito sa kanya. We meet all of the congressmen together
Kasi may pinost si former Congressman Teddy Casino sa Twitter. Pwede baka mga... Yeah, I'll pay the courtesy visit, pero no, nothing except... Walang nating... Open, every open. Nasa social hall lang sila. Just walking pa, old time sake kasi dating Congressman sila. The social hall is open, everybody is there open. Tatlo na lamang mula sa dating limang leftist party list ang nasa kamera ngayon. Kabilang dyan ang ACT Teachers, Kabataan at Gabriela party list. Sila ang mga komisyon sa confidential funds ng OVP at DepEd ni Vice President Sara Duterte. Nauna na yung sinabi ni VP Sara na mga kontra sa confidential funds ay kontra rin sa kapayapaan. At ang mga kontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Tiniyak naman ni Romualdez na hindi siya nakikipagtulungan sa mga kalaban ng pamahalaan at patuloy na itataguyod ng kamera ang kapakanan ng mga Pilipino sa pagpasa ng mga mahalaga at napapanahong panukala. Bata na rin sa mandato ni Pangulong Bongbong Marcos na bagong Pilipinas. Sir, assurance na lang, sir. Assurance sir. Natin sa ating mga kabayan. Walang ganun. Wala. Nothing to worry about. Thank you, sir. Thank you. So, ito lang po ang ating news update ngayon mga ka-DIO, and please comment down below kung ano ang masasabi nyo sa video na ito, and please pakisupport naman ang ating Facebook page para magpatuloy pa tayo sa paggawa ng bagong news update. Ano ba talaga ang pinag-uusapan ni Speaker Romualdez at sa kabilang grupo? At ano ba talaga ang dahilan kung bakit pilit nilang binabagsak si VP Sara Duterte? Mag-comment down below sa inyong reaksyon ukol dito. Maraming salamat po at magandang araw.